Pabless po na ito pong huling kanta na ipinlay po natin as a worship po natin is original composition po ng mga taga Bohol. So nakabless po yung message ng kanta na lahat sa buhay natin iaalay sa Panginoon. Sa biyaya niya tayo magpapatuloy. Kaya we thank everyone po na nagsastrive to move up with God, to move forward with God, na kahit mahirap, pahirap ng pahirap ang ating pinagdadaanan, but still, we choose to move forward with God. Kaya naman po, ngayong umaga na ito ay ang lesson po na ibinigay sa akin ng Panginoon, it's a review, it's a recap po. Kasi ang bilis po ng panahon, no? Tapos na po yung first quarter, January, February, March. Yun po yung first quarter. And now, we have entered the second quarter, April. First month ng second quarter. So, maganda po na we are being reminded every now and then. Ito pong ituturo ko po sa inyo, ito na po yung mga book ng prophets na pinag-aralan na natin for the last 3 months. Sasabihin nyo, ay paulit-ulit naman na pag-aralan na namin, bakit naman si Ana ituturo pa ulit yan? It's a recap, it's a review, the main points or the main lessons na ibinigay sa akin ng Panginoon simula po sa libro ni Jonah hanggang sa huling itinuro po ni Pastora Grace yung Lamentations. Kasi po, I believe po na ang salita ng Panginoon, kahit paulit-ulit mo itong binabasa, bibigyan kanya lagi ng sariwa at bagong katotohanan kung sino siya. Patuloy si Lord na magpapakilala kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya naman po, I hope po na sa natapos na first quarter, did God increase more sa buhay natin? Did we love Jesus Christ more? Did we obey God more? Did we long to seek Him more? Sana po yung lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay maging intentional. Intentional in a way na gugustuhin mo siya kahit nahihirapan ka. Na ipaprioritize natin si Lord kahit busy tayo. Kasi po, nung binalikan ko po yung mga libro ni Jonah, ni Micah, ni Malachi, Zechariah, Zephaniah, Habakkuk, Nahum, Lamentations, and Jeremiah, nakita ko po, pinakita ni Lord na yung central message niya ay umiikot sa idolatry and sa injustice. Bakit idolatry? Alam naman po natin na during that time, yung mga Israelites ay patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan kahit maipinapadala na na propeta ang Panginoon para sa kanila na paniwalaan niyo ako anak. Ako ang paniwalaan niyo, hindi yung mga idols ng buhay niyo. And it applies din sa atin. Kahit po every Sunday patuloy na may tumatayo dito sa likod ng pulpit para magbigay ng mensahe, kung patuloy nating pinipilit na paglingkuran ang mga idolo ng buhay natin, walang magagawa ang Panginoon dahil it's a heart issue. Last week po, during the Holy Week, we are so blessed because we were able to witness po kung gaano kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. As you know po, we are, nasa Bohol po kami. And si Pastora Grace po, nagbigay po siya ng mensahe na isang mabigat na mensahe, pero ito po ay nagbigay sa amin na encouragement sa bawat isa na magpatuloy na aming intindihin yung inner life na meron kami, hindi yung outward life na pamumuhay namin. Kaya naman po, yung mga message po na bibigay ko dito ay may touch ng mga learnings ko during po doon sa retreat sa Bohol. Kaya nais ko po na sana maging bukas. I pray that the Holy Spirit will continue to open each heart and mind para magkaroon tayo ng lubos na katotohanan paano pa natin lalong iibigin at susundin ng Panginoon. Kasi how well do we know God na po ba sa buhay namin? His will, His way, and His purpose. Diba po yung theme natin is move up. Are we moving up with God? Nagra-rise up na po ba tayo? Sabi nga po ni Pastora Grace, di ba? Sa dami-dami na ng katotohanan ang ibinaba niya, kahit po ba papaano nakikita natin sa buhay natin na
may little more na nadadagdag sa atin. May little more na may nababago sa atin. We are not asking, or God is not asking for us to have a drastic change. But little by little, as we allow the Holy Spirit to lead us, to change us, to move with Him, makikita at makikita natin yon na, Lord, I just want to please you. Na, Lord, baguhin mo ako kahit mahirap. Na, Lord, ituwid mo yung mga kaparaanan ko na hindi pleasing before you. So, ito pong mga biblical prophets na ito, karamihan ang akala lang po natin, eh, sila ay nagbibigay ng futuristic message, mga prophecy. But these biblical prophets po, these are God's messenger na kung saan they are the people who encountered God. Diba po, during the Old Testament, sila naman po talaga ang binibigyan ng mensahe ng Panginoon para iparating sa kanyang mga anak. So, they don't just talk about the future, but these biblical prophets let us know about the present and the past sa buhay natin. So, again po, yung central message na binibigay ng mga propeta, it's about idolatry and injustices. Injustices sa mga tao na mababa ang estado sa buhay. Injustice sa mga tao na hindi nakakaranas na pantay na pagkalinga. And we, the children of God, should let them experience that life is fair. Everything is fair if we are living according to the kingdom of God. Kaya naman po, have we really understood the message of God? Na gusto niya, na gusto ng Panginoon na makapture natin sa bawat Sunday na may tumatayo sa harap. We should be living by now more than what we have lived before. Are we loving God more? Obeying God more? Are we seeking Him more? And are we glorifying Him more? Sana po may nadagdag na, no, kahit konti. Because we should be, again, living intentionally. And we have to live out the life that we are called to be. Bakit pa tayo nagpapakapagal na sumunod sa Panginoon kung hindi rin naman natin ito papamuhay? Bakit pa natin hinahaya ang magbigay ng oras kung ilalabas lang din naman po pala natin sa kabilang tenga yung lahat ng naririnig natin? We should live intentionally for the glory of God. Kaya nga po sabi sa Matthew 22 verse 37 to 39, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Ito po yung nasa kanta kanina. Ibibigay ko ang lahat sa buhay ko para sa Panginoon. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Bakit po ito yung key verse natin ngayon? Kasi dito po iikot ang ating mensahe. Sa unang libro po ni Jonah, ito po kasi, alam niyo naman na po yung kwento about Jonah, but I just want to touch something na hindi lahat naiintindihan, because we know that Jonah obeyed God, that God let His will accomplish through Jonah. Pero hindi natin nakita na si Jonah ay nabago din sa kanyang pagsunod. Diba ang sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Pero si Jonah, no, inutusan siya ng Panginoon, ayaw niyang sumunod dahil hindi niya mahal ang mga tao sa Ninive. Kasi ang sabi sa Matthew 5:44, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Pero si Jonah, ayaw niyang pumunta nung una kasi sabi niya, bakit pa kailangan silang isalba? Eh sila naman ay masasamang tao, but God has a plan for them. If Jonah weren't broken, di ba po alam natin na kinain siya ng malaking isda, at naitapon siya sa kung saan sa lugar na nararapat siya, marami siyang pinagdaanan, and that caused him to be broken. Number one point po natutunan ko sa retreat namin is, if you're not broken enough, sabi ni Pastor Grace, God cannot use you to bless a multitude. Kung hindi tayo ganun kadurog, yes, you can bless one person and it's enough.
But if you are broken enough, na wala ka ng ibang makita, kundi ang kamay ng Panginoon, God can bless you to bless a multitude. And that's the difference po, na kung lakas lamang po natin ang ating pagkukuhaan na mga gagawin natin sa buhay, kaunti lamang ang mabibless. But if we are broken and have broken because of following God and because of His calling, we can bless a multitude. And we know po na ang mga taga Nineveh ay nag-repent. But eventually, they went back to their original lifestyle. But it doesn't mean na hindi nangyari ang will ng Panginoon, because ang gusto niyang mabago ay ang pagkatao at ang pag-uugali ni Jonah. Kaya naman po, ang Panginoon, He can use our stubbornness para makapangyari ang kanyang kagustuhan or plano sa buhay natin. So, Jonah had to learn something about the mercy of the Lord through his flight to Tarshish, the shipwreck, and his time in the great fish. And Jonah believed that God is merciful. It doesn't mean naman na kapag sumunod tayo, makikita natin successful yung outcome. But most of the time, God is calling us. God is mandating us to do something because God wants to change something in our heart. God wants to change something in our mind. Kung ano yung perspektibo natin sa taong to, paano nga ba talaga natin mamahalin yung taong kaaway natin? Paano nga ba talaga natin mamahalin yung taong lalong mapanakit sa buhay natin? Pero ang sabi, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Dati po, nung bata-bata pa ako, sabi, dali lang naman mag-love ng kaaway. But until such time na yung mga taong malapit sa buhay ko ay patuloy na nananakit sa akin, mas mahirap po palang magpatawad. The closer you are to the person is the more pain you will experience. Kasi mahal mo sila. Kaya si Jonah, sinunod niya ang Panginoon in his brokenness. God used him to bless a multitude. And God's great faithfulness and mercy are shown in His work with Jonah. Kaya naman po sabi sa Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Bakit? Because sa buhay po natin, in our own way of driving our life, pabago-bago po tayo ng isip. Gusto mong sumunod kay Lord? Ay, hindi mo na pala. Gusto mong gawin yung kalooban ni Lord? Ay, hindi mo na pala. Gusto kong sumama para mag-minister, ay hindi mo na pala. O feeling mo, hindi ka pa sapat. We have a fickle mind, babago-bago. Hindi lang po mga babae, ah. Kasi di ba sabi ng mga babae, pabago-bago ang isip niyan. But no, every one of us, we have our own ways to be fickle. Kaya naman po ang sabi ng Panginoon, pagkakatiwalaan mo ako, hindi ako nagbabago. So, God's purpose must end will be done. Kahit anuman ang mangyari, kailangan magkapangyari ang kalooban ng Panginoon. Kasi po, si Jonah, meron po siyang vision na hindi align sa vision ng Panginoon. So, in our sufferings, in our circumstances, may pagkakataon po na pinipilit natin na ito ang na-vision ko sa buhay ko. Ito yung na-vision ko sa ministry ko. But you have a conflicting vision and we should align our vision sa vision ng Panginoon because God is the standard of our lives. Huwag nating ipagpilitan na ito dapat ang mangyayari kung ang itinakda ng Panginoon ay dapat mangyari. So, the Bible teaches us that God doesn't usually do things the way we would. Kaya doon tayo napoprustrate eh. Hindi ginagawa ng Panginoon yung mga bagay na ine-expect natin na mangyari. And sometimes, the result is otherwise. Sometimes, we want to experience joy, but God will lead us to be hurt and feel the pain. Sometimes, God, we want
to be victorious. But sometimes God will let you experience defeat. Sometimes you want to be acknowledged, but God will let you experience to be persecuted, to be maligned, dahil gusto niya mabago yung puso natin. So, the main lesson of Jonah is that we have to align our will with God's. Kasi matigas ang will ni Jonah. Gusto niya sundin niya yung kalooban niya. Pero may gustong kalooban ng Panginoon na dapat yun ang mangyari. So, let's continue and let ask the Holy Spirit to align our will, our desires, and our priorities aligned with God. And next po is Micah and Zephaniah. So ito pong book na ito, the message of this is about hope. It's beyond darkness. Kasi po during that time, dito po ng Israel na, they are inexperienced na po ng Israel yung sobrang kadiliman. Kaliwat kanan na po yung nangyayaring problema sa kanila. And even in the midst of tragedy, hope exists. So kahit po yung mga Israelita, kahit po tayo nagkakasala, dahil patuloy tayong umaasa sa mga tao sa paligid natin, patuloy tayong umaasa sa career natin, patuloy tayong umaasa sa pamilya natin, patuloy tayong umaasa sa sarili nating kakayanan, when we humbled ourselves before God, God is merciful to forgive us. And in our darkness, in the darkness of our lives, God is the light that cannot be consumed by darkness. Alam naman po natin yan. Sabi nga po sa Micah 7:8, though I sit in darkness, the Lord will be my light. Ulitin ko po. Micah 7:8, though I sit in darkness, the Lord will be my light. So, kahit po nararanasan mo, nararamdaman mo na nakapakinig pa naman ako ng isang magandang mensahe, pero bakit hindi ko ma-apply? Pero bakit nahihirapan akong sumunod? Nandun yung willingness mo, pero nahihirapan ka. Dapat hindi lamang natatapos sa willingness. Dapat we strive harder. Because alam natin na sa kadiliman na naramdaman natin, sa kadiliman na meron tayong source of hope. Meron tayong light na hindi tayo iiwan. Hindi tayo iiwan na nasa kadiliman. Sa Micah 6:8, He has shown all of you people what is good and what does the Lord require of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. Dapat po tayong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, lagi natin itong iisipin at lagi natin itong tatandaan, to act justly. Pantay po dapat tayo. And to love mercy. Kung magmamahal tayo, magmahal tayo ng merong habag. And to walk humbly with God. We cannot please God without our faith and if we are not humble. Lagi pong sinasabi yan ni Pastora Grace na God opposes the proud, but yung humble itinataas niya. And He blessed the humble, the meek people. So yun po ang tandaan natin. Sa Zephaniah naman, God is always a God of restoration and hope. And ito po yung pattern kung saan yung mga tao ay patuloy na nagkakasala. And patuloy rin naman po ang Panginoon na binibigyan sila ng second chances. Patuloy ang Panginoon na nagbibigay ng paraan, nagpapadala ng mga propeta para ang mga Israelita ay tumalikod sa kanilang kasalanan. So sabi dyan, how can I be hidden during judgment? By seeking these two qualities, meekness and righteousness. I don't know po if you remember this, but Pastor Grace mentioned this before because we are going to face the judgment. Pero paano? Paano tayo mahahide during the judgment? Ang sabi po dyan, through our meekness and righteousness. If we are not meek enough, if we are not righteous enough, then we will see ourselves standing in front the judgment seat of God. And ayaw po nating mangyari yun. We are to hunger and thirst after His righteousness and
His meekness. Sabi nga po sa Zephaniah 3:17, "The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In His love, He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing." Masarap po yung sa pakiramdam po, di ba, na alam natin na ang Panginoon ay nagagalak sa atin. Alam natin ang Panginoon na sa ating pagtawa, sa ating paghalakhak, sa ating pag-rejoice, sa ating pag-celebrate, kasama natin ang Panginoon. Kesa naman po, tayo ay, we are rejoicing, but God is not pleased. Dahil marami po sa ways natin ay hindi pleasing sa Panginoon. So sa Zechariah and Malachi po, it is about starting over. Madali po ba mag-move on? To start over again? Ako po personally, mahirap mag-move on. Kung hindi ka naman talaga dapat nasaktan in the first place. Pero may pagkakataon po na God will push you to move on. Anak, move on ka na. Masyado ka nang matagal dyan. Madrama na masyado. Move on ka na. Move up with me. Move forward with me. So yun po yung nangyari sa mga Israelita, sa Zechariah and sa Malachi, because they had to rebuild the temple of God. Alam natin na during this time, nawasak ang templo ng Panginoon. But this time, we are not talking about the physical temple na nawasak, but the temple inside our hearts. Buo pa po ba ang templo ng Panginoon sa buhay natin? Meron po bang pwesto para umupo ang hari ng mundong ito, ng ginagalawan natin, ang ating pananampalataya? May pwesto pa po ba sa Jesucristo sa buhay natin? Or puro na ito mga bagahe ng buhay natin? Sabi nga po sa Zechariah 1:13, "Return to me. If you don't know how to start over again, go back to God." I experienced this po. Siguro po around 2017 po ito. Ito po yung time na parang ayoko na. Gusto ko nang umalis sa church. Gusto ko nang alisan lahat relating to Christianity. Kasi feeling ko po, I'm not progressing. And feeling ko po, yung mga ginagawa ko is not pleasing before the Lord. Because what I have seen in my life during that time is lahat kapalpakan. So parang every time I wanted to obey God, the more na hindi ko nasusunod. I kept on looking towards me na hindi ko nakikita yung grasya ng Panginoon. So, yun po yung time na gusto ko nang umalis. Sabi ko, wala naman ang saysay yung pagstay ko sa church, pagstay ko sa ministry, because I didn't see myself na karapat dapat sa Panginoon. Pero tandaan po natin, only God have a say if you are karapat dapat sa Kanya. So, ayun po. Sabi ko, Lord, paano po ba ako magsisimula ulit? May mga times po sa buhay ko nagkakaroon ako ng reset. Reset na gusto kong bumalik sa umpisa. And the Holy Spirit told me na, Ana, balik ka kung saan una mong nakilala ang Panginoon. So ang ginawa ko po noon, binasa ko ulit yung Book of John. Kasi gusto ko po ulit magsimula. Yung parang clean slate. Kasi parang yung mga nangyari po sa akin during that time, ayoko na siyang ma-count pa sa akin or ayoko makita kasi lahat yun, failure, lahat yun, disappointment sa sarili ko. Mas na-disappoint po ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, I want to start over again. And the Holy Spirit led me to the Book of John where we can really know Jesus Christ. So sabi ko, kung gusto nating magsimula ulit, kung akala nyo wala nang patutunguhan ng buhay, ang career, yung mga problema,
Let's return to God. Kaya nga sabi niya sa Zechariah 1:13, "Return to me, declares the Lord Almighty, and I will return to you, says the Lord Almighty." Return to God, mga kapatid, and God will return to you. Ano pa po sabi sa Zechariah 1:16? "I will return to Jerusalem with mercy, and there my house will be rebuilt." Because during this time po kasi, yung mga Israelita ay busy na i-rebuild yung templo. I-rebuild yung kanya-kanya nilang bahay. Because na-discourage sila na yung pag-rebuild ng templo, maraming hindrances. Pag-rebuild ng buhay natin, maraming hindrances. The more we wanted to follow God, the more na lalong kumikilos ang kaaway, the more na yung inner man mo ay nawi-weaken. But it's a challenge for us to keep moving forward even if everything in our lives is not turning according to what we want. So, ang sabi ng Panginoon, "I will return to Jerusalem with mercy and there my house will be rebuilt." Sana po hindi po tayo busy na itayo yung mga sariling bahay natin. Not really bahay, but yung buhay natin. Sana po hindi po tayo nabibisi na i-build yung future, nabibisi i-build yung career, nabibisi i-build yung business. Kasi eventually, you will see yourself losing your way again. Kasi we are so busy rebuilding yung mga ruins ng buhay natin na akala natin pinabayaan na tayo ng Panginoon. But those ruins, those broken pieces sa buhay natin, God is using each and every piece of that to build us again according to His image, according to what God wants us to be. Kaya naman po, it's really easy to be caught up sa buhay natin, especially yung mga 30s na dyan, yung mga kaidaran ko na, yung mga early 30s, yung mga magpapamilya na. We are so busy planning for our future. And then, Pastor Grace reminded us na, if our mind is focused on earthly things, focused sa kingdom ng Panginoon, there is no room para mag-compare tayo ng mga buhay natin. Because we young people, we young professionals here sa church, and I believe sa ibang mga lugar din, when you reach this kind of age, you have your own mindset na, I have to prepare for my future. There is really no, walang kaso doon na mag-prepare ng future. But in our preparation for our future, is God leading us to prepare that way? Or are you just preparing it alone and just letting God to be a bystander sa buhay natin? Kaya naman po, lagi nating i-priority ang Panginoon. There is no problem preparing for the future as long as you are prioritizing God and letting God to lead you to build your future with Him. Because we Christians, we only have a bright future if God is in the center of our lives. Kaya nga po sabi po sa Malakay, pagdugtungin ko na po yung sa Malakay 1:6, "A son honors his father and a slave his master. If I am a father, where is the honor due to me? If I am a master, where is the respect due to me?" Sometimes po sa hirap ng buhay, and may mga pagkakataon na madalas tayong nagde-depend sa circumstances natin, nahihirapan tayo, nasasaktan tayo, nadi-disappoint tayo. Minsan ayaw na natin mag-serve sa Panginoon. Minsan, mas inaalala natin yung emotions natin rather than our faith. Na dapat yung faith natin ay patuloy na umaangat sa Panginoon. Kaya nga po sabi niya, nasaan yung honor na due to me? Nasaan yung respect na dapat natatanggap ko dahil mga anak ko kayo, dahil mga lingkod ko kayo? Because when our faith gets weary, saan tayo tumatakbo? When we don't feel yung presence ng Panginoon, why are we depending
yung presence ng Panginoon sa feelings natin if we are to called to live by faith and not by sight. Siguro po sabihin nyo, di ko nararanasan yung mga bagay na yan. Nararanasan at naranasan ko yung mga bagay na yan na during yung mga taon na akala ko wala akong purpose sa buhay ko, yun yung mga pagkakataon na mas lalong pinakita ng Panginoon na do not focus on what you are feeling. Dapat, Ana, sa paglago mo sa akin, lalo mong nakikita ang yaman at habag ko, hindi yung kamalian mo. Kasi the more po tayo na napapalapit sa Panginoon, the more na nakikita natin yung kapangitan ng pag-uugali natin, kapangitan ng mga iniisip natin, the more na napapalapit tayo sa Panginoon. And dun po ako madalas na di-discourage. Kasi every time na pinapakita sa akin ng Panginoon na ito ka, Ana, dun ako na di-discourage at ayaw kong tanggapin. But I've learned that when God let you realize and see yung kapangitan sa buhay mo, sa pag-uugali, sa mga ways mo, you have to accept and believe that God is able to change you according to His image. That I am growing to the likeness of His Son, Jesus Christ. Kasi po, madalas ko po itong tanong, Lord, bakit? Bakit lalo ko nakikita yung kapangitan ko? Hindi po yung physical, ah. Yung kapangitan ng kalooban ko. Kasi the more we are close with God, the more na pinapakita niya yung inner life natin. And dapat po yung inner life natin, doon tayo nagsisimula na pagandahin, ayusin, at i-rebuild yun. Hindi yung physical na puro tayo ministry, puro tayo work, puro tayo gawa ng mga bagay na ganito, but hindi natin hinahayaang ang Panginoon na mag-work sa puso natin, sa spiritual life natin. So, we should not be worshiping God based on our feelings and emotions. Kasi lagi at lagi po tayong nadadaya ng emotions natin, ng feelings natin. Ako po, madalas akong madaya ng sarili kong emosyon at sarili kong perspektibo ng buhay. Kaya it's a good thing to be reminded. Dahil alam ko po, madalas na naman nating naririnig ang mga bagay patungkol sa Panginoon, ang pagtuturo, but it is good to be reminded. Bakit? Sabi ko nga po nun kay Julie, nung nasa retreat kami, alam mo, Ju, yung mga messages natin sa retreat, it's a reminder na lang sa atin eh, kasi we have heard the message that a long time ago, pero God is just reminding us na you have to move forward now with me. You have to act on it. Kasi sometimes, yung katotohanan na narinig natin ay nakabaon lang. Hindi nag-sprout kasi yung puso natin matigas. O yung lupa, hindi fertile para umusbong yung bagong binhi ng halaman. So dapat we have to be reminded and dapat nadidiligan tayo ng tubig ng Panginoon nang sa ganon, ito ay uusbong sa buhay natin. And we should be always doer of His Word. And sa 2 Corinthians po, 1:3-4, sabi nga po dyan, praise to be to God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So, we can only be a comfort to someone if we know how to be comforted by God. Dahil hindi lahat ng feeling natin na nagbibigay tayo ng comfort sa ating kapatiran or ating samahal sa buhay, madalas waste po ang pinapairal natin. But ang sabi dito, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Sana po yung ways, yung mga paraan natin kung paano mag-comfort. Sometimes po kasi, one of the things that we do to comfort other people is to please them, to tell them half truth.
And sa palagay natin, ganoon natin sila mako-comfort. But ang sabi, ano ang tamang pag-comfort? The way we have felt, how we comforted by God. And that is facing the truth and loving the truth. And we know that God is our comforter and His presence, there is always a message of hope sa atin. And His hope is endless. Pero wag naman po sana nating abusuhin patuloy ang grasya at habag ng Panginoon. So moving on po sa Habakuk. Habakuk po, ito naman po ay nagtanong dito si Habakuk, sabi niya, why is God silent while the wicked succeed? Dahil sa panahon na po kasi na ito, ito po ay patuloy na namamayagpag yung mga masasama, yung mga kaaway ng Israel. So sabi ni Habakuk, ano ginagawa ni Lord? Ba't wala siyang ginagawa? Ba't hinahayaan niyang ma-oppress yung mga Israelita? Ba't hinahayaan niyang mahirapan ako? And sometimes we are like that. Lord, anong ginagawa mo? Nahihirapan na ako. Bakit nandito pa rin ako sa sitwasyon na to? Lord, bakit? Nasan ka? Anong ginagawa mo? And sometimes we see God na napakabagal niyang kumilos. But no, He's not. He is patient enough for us to repent every wrongdoing na nagawa natin at ginagawa natin. And sana po, sa pagko-complain natin sa buhay natin, mag-turn yun into rejoicing God, worshiping God. Bakit po? Dahil si Habakuk po during this time, nag-complain siya kay Lord eh. Nag-complain siya kay Lord. Pero, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Habakuk 2 verse 1, I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Sabi ni Habakuk, I will be patient because God told him, Habakuk, be patient to what I am doing right now. So God is telling to each and every one of us, be patient, I am doing something that you haven't heard, you haven't seen sa buhay mo. So be patient and wait with faith. So sa Habakuk 2:4, sabi dyan, the righteous will live by faith. So no matter how hard life might become, we would rejoice and find strength in the Lord. Kasi hindi na makita ni Habakuk na kumikilos ang Panginoon. Bakit ang tahimik mo, Lord? Pero di ba nga po, ang sabi ng Panginoon, meron siyang plano sa lahat ng nangyayari. He had a plan how to deal with those enemies. Hindi si kaparaanan natin. Hindi tayo manchichismis, hindi tayo maninira, hindi tayo gagawa ng mga bagay na makakapanakit sa mga taong nakapanakit sa atin o sa mga taong ayaw natin o sa mga taong kinaiinisan natin. We should not be doing any of those because God has a plan how to deal with them. Ang dapat nating atupagin is kung paano tayo patuloy na maging mabuti sa harapan ng Panginoon. And God wants to accomplish His purpose sa buhay natin using those enemies. Lalo na po sa book ni Jeremiah, alam naman natin kung paano ginamit ng Panginoon ang Babylonia para lalo pang puruhin ang mga Israelita. So ganun din naman po tayo, yung mga taong ayaw natin sa buhay natin, patuloy na ginagamit yan ng Panginoon. Yung mga sitwasyon na ayaw natin sa buhay natin, patuloy tayong pinupuro. Ako po, meron po akong pet peeve at alam po ito ng mga kasamahan ko. Ayaw ko po ng pink. Anything pink, kahit pagkain or anything inumin or mapadamit man, lalo na po sa damit or any accessories, ayaw ko po ng pink. Pero God is teaching me na kailangan itong i-adjust. What if I am in a situation na everything is pink, na kailangan kong kainin yung pink na bagay na yun, mag-iinarte pa ba ako? Na kailangan kong makisama, mag-iinarte pa ba ako? So I am learning the things sa buhay ko na kahit maliit na bagay yan, I know that it will contribute sa calling ng Panginoon sa buhay ko. Dati, ayaw ko ng kape. Makaamoy lang ako ng kape. Nagkakaroon na po ng discomfort ang tiyan ko. And one time, kasama po ako ni Pastora Grace sa mission.
Nasa airport po ako. Bumili lang ng kape si Pastore Grace sa Shuttle's Best. Brewed coffee po yun. Ang tapang po ng brewed, di ba? So, naamoy ko po yun. And biglang sabi ni Pastore Grace, nasa na si Anna? Nandun na po ako sa CR. Nasa CR na po ako kasi po ang sama na talaga ng tiyan ko. And I will never forget that sabi ni Pastore Grace, Anna, you have to overcome that. Bakit? Kasi po, every time po talaga nakakaamoy ako noon ng kape, lagi ako nawawala. Missing in action lagi ako kasi nasa comfort room na ako. Kasi hindi kayang isustain ng tiyan ko yung naaamoy ko at kailangan niyang ma-release. So, magiging disadvantage po siya sa akin kung saan man ako magpunta. Dati po lagi kong iniiwasan ng kape. But now, by the grace of God, mahal ko na po ang kape and minsan dinidisiplina na ako ng Panginoon kasi sumasobra na ako sa kape. Hindi lang sa kape, dahil din po sa pagbili ng kape, kung saan saan. So, it takes us para maging balanse ang buhay. Kasi po kung hindi ko na-overcome yung pag-inom, yung sa kape na naamoy ko yung aroma, kahit saan, hindi ako magiging panatag. Kahit saan nakasama pala ako ni Pastora Grace, eh mahilig po magkape si Pastora Grace, mawawala na lang akong bigla. Kahit saan na, kunwari may meeting and then may kape, mawawala na lang akong bigla. O hindi ako makakapag-focus kasi yung tiyan ko nag-aalboroto na. But by the grace of God, na-overcome ko na po yun. So yung pink na lang po talaga sa buhay ko, ang paunti-unti kong hinihingi at iniiyak sa Panginoon. Pero di ko po talaga alam ba't ayaw ko po talaga sa pink. So, ayun po, may mga bagay po na kailangan nating i-adjust sa buhay natin para tayo patuloy na magamit ng Panginoon. Maybe you are saying that ang simple naman, Ana, ng problema mo, kape lang at yung pink. But if you are experiencing that, you will know my struggle pagdating sa mga maliliit na bagay na yon. And in small things, I want God to intervene in my life. I want that to be deal by God. Kasi sino pa ang magdi-deal kung hindi si Lord sa buhay ko. So, going back po, those are the things na yung intention ko, pinupurify ng Panginoon. Kahit ayaw ko ng pink, pinupurify niya yung pag-iisip ko, pinupurify niya yung intention ko. Huwag niyo lang po talaga ako pagsusotin ng pink para kawa niyo na. Siguro po, sa habag at grasya ng Panginoon, makasuot ako ng pink, pero sana naman po, wag nang dumating yung point na pagsuotin ako ng pink. Pero ayun po, if God or if the situation asks, kailangan nating mag-adjust sa buhay natin. Kailangan nating mag-adjust para makapangyari ang mga bagay na gustong mangyari ng Panginoon sa buhay natin. So sa Haggai po, ito po, sana po maging bukas po ang ating puso patungkol sa lesson about kay Haggai. Bakit po? Sabi po kasi dyan sa Haggai 1:5, now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Ulitin ko po, give careful thought to your ways. Maging mapanuri daw po tayo sa ating mga gawa, sa ating pamamaraan, how we live our lives, how we handle personal problems, how we handle people sa ministry, how we handle the entire ministry, and how we handle ourselves per se. Sabi dyan, you have planted much, but harvested little. Sino po ang naka-experience ng ganito? Work tayo ng work, grind tayo ng grind, part-time tayo ng part-time, and then pagdating ng sahod, kulang pa sa pambayad ng bills. You eat but never have enough. Kumakain ka pero hindi sapat, hindi ka nakokontento. You drink but never have your fill. Walang satisfaction. You put on clothes but are not warm. Hindi nagiging efficient, nagiging sufficient. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Ang ganda po ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, you earn wages. Nagtatrabaho tayo,
papakahirap tayo magtrabaho only to put them in a purse, sa wallet, na butas. So nakikita nyo po yung wisdom sa salita ng Panginoon. Anong cost nun? Ang sabi, give careful thought to your ways. Tingnan natin, baka may mismanagement, baka may disloyalty tayo nagagawa, baka yung integrity natin na sa Christian, nako-compromise, baka hindi tayo honest, baka we are doing under the table, baka nandadaya tayo, baka yung mga kaparaanan natin sa buhay, hindi na pala pleasing sa Panginoon, kasi again, ang sabi ng Panginoon, give careful thought to your ways. You have planted much, but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Anong ibig sabihin po nito? Walang satisfaction. Hindi napupunuan ng lahat ng ginagawa natin para sa buhay natin kasi ibig sabihin may mali sa mga pamamaraan natin. How we manage our lives, how we manage our finances, how we manage the ministry, and how we manage people around us. Sana po na-capture po natin ito. And sa Haggai 1:7, anong dahilan? Sabi diyan ng Panginoon, why? Declares the Lord Almighty, because of my house, which remains a ruin, while each of you is busy with your own house. Lahat po pala kasi ata ng ginagawa natin patungkol sa buhay natin ay patungkol lang para sa atin. And wala ang Panginoon doon. Kaya walang satisfaction, walang contentment. Hindi natin nare-reach yung buhay na may kapayapaan kahit sa tingin natin kulang. Maraming pagkakataon po na sinusubok tayo sa pananalapi how we manage our finances. But maraming pagkakataon din na ang kaaway ay susulsulan tayo na gawan mo na yan ang paraan. Na sana po kapag may choice tayo, lagi nating piliin ang kaparaanan ng Panginoon. I just want to share lang po, this last first quarter, marami pong naging bayarin or naging financially struggling po sa personal ko kasi may tinuturo po ang Panginoon. So, alam niyo naman po na ang SSS ay pwede tayo mag-loan instantly. Parang 3 days lang po ata, marirelease na yung pera. So, nung chinek ko po, gusto ko na po kasing mag-loan. Sabi ko, kailangan ko po, mag-loan na po ba ako, Lord? So, walang sagot ang Panginoon. Kasi sabi ko, kukulangin ako sa pangganito, mabibigay ako sa mama ko para mag-ganito ganyan. Gusto, especially po noong February, na gusto kong i-treat yung mama ko sa isang lugar, sa Tagaytay. So sabi ko, kailangan ko ng pera para doon kasi wala po yung sa budget ko. Wala po sa budget ko. Pero I wanted to make my own way para malibre yung mama ko. So, sabi ko, Lord, mahihiram po ba ako sa SSS? But during that time, wala rin po akong gana talagang mag-process. Kasi online lang po ang SSS eh, para po makapag-loan ka. So, no, lumipas po yun. And hindi ko po nailibre nanay ko. Alam niyo ba po ang nangyari? Nagkaroon pa po kami ng misunderstanding na nanay ko. Bumili po ako ng ticket papuntang Kamaya sa may Bataan po ata yun. Tatlo po kami ng kapatid ko. Bumili po ako ng ticket in advance kasi naka-sale. Eh, in between po, February 7 po ang birthday niya. And yung alis namin is around nasa 28 or mga third week po ng February. In between the 2 weeks, may malalang nangyari po within my family. Sa family ko po. Na minsan, hindi ko pa naranasan yun na nagsama-sama kami. Yung tatay ko, hindi siya umiinom na simula nung
Simula nung napangasawa niya po ang mama ko, but sa nung February na po iyon, uminom ang tatay ko. Parang tuwing linggo, umiinom siya. Habi ko may problema. Yung kuya ko, nadakip ulit. Nadakip po. Dahil mabait po ang kuya ko. Nadakip. And then, yung mama ko, na-scam. Kasi po may tindahan kami, na-scam yung nanay ko. Nakuhaan kami 3 kabang bigas. But thank God, wala naman po nangyari sa nanay ko. So, yun po yun. May mga plano ako para sa mama ko. Pero ang mga nangyari, lahat yun. And yung nanay ko and ako, nagkaroon ng misunderstanding dahil ayokong piyansahan yung kuya ko. Ang gusto ng nanay ko, piyansahan yung kuya ko. Wala pong 24 hours, piyansahan ng nanay ko, yung kuya ko. Sabi ko, Lord, ganoon na baka tigas yung puso ko. Umiyak po talaga ako dahil sa sitwasyon na nangyari at dahil sa kuya ko at dahil sa nanay ko. So ako na naman po ang masamang anak sa mata ng nanay ko dahil wala daw akong pakialam sa kuya ko. Sabi niya, hindi mo alam, nanonood kaya nanay ko ngayon, sabi niya, hindi mo alam kung paano ang puso ng isang ina. So, ganun po. So, sabi ko, Lord, ganun na ba katigas yung puso? Sabi ko, paulit-ulit na lang nangyayari sa kuya ko. May pamilya kuya ko, pero walang maayos na trabaho, pamumuhay para sa kanyang pamilya. Sabi ko, Lord, anong nangyayari? Grabe ang struggle ko. But, tahimik ang Panginoon. Sabi ko, Lord, maglo-loan ba ako ulit para lang makaalis sa bahay namin kasi sinabi na kailangan namin umalis sa lugar namin kasi yung kuya ko anytime pwede siyang ikulong ulit kasi nga may record na siya. Sabi ko, Lord, willing po ako. Pero hindi po natuloy yon. Ang dami ko pong gustong gawin sa buhay ko para tulungan ang pamilya ko. But sa retreat po, nasagot po yun ng Panginoon through Pastora Grace na you don't have to act through your compassion only. Kasi madalas po sa compassion natin, doon tayo nagkakamali sa ways natin. Now, we wanted to help other people, pero hindi ka paraanan ng Panginoon. Then, lalong nagugulo yung plano ng Panginoon. Sabi ko, Lord, maraming salamat. Kasi akala ko pang tigas na po ng puso ko eh, na hindi ko po talaga tinulungan ng kuya ko. Though yung ate ko naman po nabigay ng pampiyansa. Pero sabi ko, Lord, ganun na pakatigas yung puso ko. But during that time, God is not asking me to be compassionate sa kuya ko because my kuya has to learn, has to change through God's way. Kasi madalas po kinokontrol ko yung family ko na gusto ko ganito ang mangyari. Dahil alam ko, aalis at aalis ako sa family ko and I want them to live na they are okay, peacefully okay, harmoniously okay. And tinake ko na naman yung control na yun. And God reminded me, Ana, you have to let go. Sinurrender mo na every detail ng problema mo sa family mo sa akin. And you have to be consistent. Be consistent when we have surrendered something to God and we experience it na bumabalik, we have to be consistent na every hour, every day, when you feel it na bumabalik sa'yo, keep on surrendering. That's what I have learned po. Kaya mahirap na sumunod sa Panginoon na dapat we have to be careful in our ways. Let's give careful thought sa pamamaraan natin sa buhay. And by the grace of God, okay na po ang family ko. Alam niyo po ba na kung paano po kami naging okay? So, during that time, sabi ko, Lord, gawa po kayo ng situation na kung saan makakahingi ako ng tawad sa nanay ko. Hindi ko naman po inaakala na ang gagawin pala ng Panginoon is mag-aaway yung nanay ko at yung tatay ko. Nag-aaway po yung nanay at tatay ko and then doon po nag-create ng situation kung saan nakahingi ako ng sorry sa nanay ko. Yung tatay ko po kasi di nakainom po siya. Alas 10 na po ng gabi, matutulog na kami. Nagkakaraoke pa siya. Maingay po, di ba? Eh, meron pong curfew. Sabi ko sa kapatid ko, i-cut mo yung wifi. Di huminto na. Mamulat-mulat na lang po ako, yung modem po ng wifi namin, tinapon niya sa bubong namin. So, yung rage ko po, as in talagang nagalit po talaga ako sa tatay ko. And I ask forgiveness sa Panginoon na sigawan ko po yung tatay ko. Ang sabi ko, ikaw
lagi kong pinakampihan between mama and you, and now you are like this. Tagalog lang po yun, ah. Napakakasabi ko sa tatay ko. Dahil Tagalog naman po ang tatay ko. Stepfather po, to be exact. So sabi na nanay ko, kaya ganyan yan, dahil lagi kanyang kinakampihan. Dahil mas inuuna ko yung tatay ko. Because I know how, tinuruan ako ng Panginoon kung paano mahalin yung stepfather ko. So sabi ko, ikaw pa naman ang lagi kong pinipili kinakampihan. Tapos ganito lang. And then, time na yon sabi ko na kay mama, ma, sorry. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na mag-sorry sa nanay ko. So, isipin po natin, nanghingi ako ng sitwasyon kay Lord na makapag-sorry kay mama, and then nag-away sila. So, kung titingnan po natin, kung ako po siguro nasa, hindi pa po ako matured mag-isip, mentally and spiritually, isipin ko, bakit pa nag-away sila mama and papa? Eh, ang hinihingi ko, makapag-sorry kay mama. But God wanted to reveal what's the deepest, deepest, deepest pain in my heart. So, sa awat habag po ng Panginoon, okay na po ulit yung family namin. Okay na si mama, si papa, okay na ako kay papa. Nag-sorry si papa sa akin. Sabi ko rin, mag-sorry rin siya sa nanay ko. We were not the way we were before, gano'ng ka-close, but nandoon yung peace na sa bahay namin. And that's really hard po. Kapag pala ang nasa loob ng isang bahay ay walang kapayapaan, maingay, magulo, may away, ang hirap po pala. Doon ko na naisip na gusto ko na nang bumukod sa kanila. Matanda naman na ako, alis na lang ako dito. Gusto ko na namang takasan. But God was silent and God and the Holy Spirit was just leading me na, Ana, tahimik ka lang. Ana, don't act. So, we have to be very sensitive po. Kaya naman, huwag po tayo maging busy, itayo yung mga buhay natin, yung mga bahay natin. But let's keep busy sa pagtayo sa kingdom ng Panginoon and kung paano po natin ito ma-advance pa para makatulong pa po sa mga lost. And it depends on our attitude po eh, how to respond. And our attitude lies sa character natin. Ang character ng Panginoon hindi nagbabago. Yung character natin patuloy na binabago because our attitude eh hindi pleasing sa Panginoon. So yung attitude ko po, kung hindi ko pa naiintindihan ang way ng Panginoon, maiinis ako kay Lord, magagalit ako kay Lord, dahil ako magtatampo kay Lord. But I saw and I understood how the hands of God made a way sa family ko. So, next po is yung Nahum. And si Nahum po, ito naman po ay ang Panginoon na patuloy sinasabi niya na I am patient. I am your comfort. Sabi niya nga sa Nahum 1:3, the Lord is slow to anger but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. So every time you think that yung mga enemies, yung mga taong patuloy na gumagawa ng masama, ng makasalanan, ay hindi sila paparusahan, take this verse, Nahum 1:3, the Lord is slow to anger but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. Lahat ng mga gumagawa, lahat ng mga kumakalaban sa iyo, lahat ng mga taong hindi nagiging maayos ang pagkikitungo sa iyo, if you are doing the will of God and they are rejecting you, opposing you, then expect na si Lord na ang bahala sa kanila. Sabi nga po sa Nahum 1:7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Patuloy na nire-remind tayo ng Panginoon na anak, I care for you. Anak, trust me. I love you. Trust me. I have mercy. I have compassion. Trust me. So, sa Jeremiah, alam naman po, napaka-recent lang, that God is our remind, our reward, that sometimes even if we think that we are nobody to many, but we are somebody to God. Dahil during that time po, di ba si Jeremiah, walang nakikinig sa kanya. Si Jeremiah po, sobra na yung ginawa niya
para sa mga Israelita, pero wala pa rin po talagang naging magandang outcome ang mga taga-Israel dahil matigas na po ang puso nila. Alam niyo po ba na walang ibang prophet na nag-express ng feelings niya towards kay God? Si Jeremiah lang po. Sabi niya, in-accuse niya si Lord na unreliable. He told God he wished he were dead, but God offered no sympathy. He promised and reminded Jeremiah of his promise that his is standing by him. Nakasama mo ko kahit anong mangyari. So, tayo po, let's be honest with God. Let's be open with God. Kung ano po ang ating nararamdaman, be honest with respect and humility. We are free to expose ourselves to God because kapag in-expose natin yung kapangitan ng puso natin, ng pagkatao natin, there is no judgment. Walang judgment sa Panginoon. So yung relationship po ni Jeremiah with doubts and all forms is the best example in the Bible of what it means to follow God in spite of everything. Na kahit ayaw na ni Jeremiah ang sumunod, pero dahil naramdaman niya, nasabi niya, "Your word, God, is a fire in my bone." Wala siyang magawa kundi sumunod dahil nandun din yung desire niya. Dahil alam niya na ang character ng Panginoon na hindi nagbabago. Tayo man ay patuloy na nabibigo ang Panginoon, pero ang salita ng Panginoon na hindi nagbabago. Dahil ang gusto lamang niya po is for us to be in a good and pleasing life before Him. So sa Lamentations po, ito naman na po ang nangyari kung saan naruin na po yung Jerusalem. Ito po yung last na message ni Madam na nakita ni Jeremiah ang nangyari sa Jerusalem na talaga namang pong everything laid in the ruins. Wala nang papakinabangan, wala nang pagkakakitaan, yung mga nanay. Grabe po no, nung nabasa ko po itong Lamentation na yung nanay lulutuin na lang yung anak niya para makasurvive. Ganun po ang nangyari, scarcity of food. Grabe po yung starvation. So, ano po yung matututunan natin sa Lamentation is we have to have a strong faith. That in every darkness sa buhay natin, in every situation we are struggling, it's very challenging, we have to keep our faith strong. We have to fight the good fight of faith na kahit ang mga nakikita natin ay hindi na maganda, minsan nagda-doubt ka na kay Lord, but be strong in the Lord. Have faith in Him. Dahil alam niya ang ginagawa niya. Though He brings grief, He will show compassion. Yan ang sabi ng Panginoon. So great is His unfailing love. For He does not willingly bring affliction and grief to the children of God. Kahit ayaw po ng Panginoon, but if it is the only way para matuto tayo, is masaktan tayo at maghirap, hahayaan yun ng Panginoon. But let us always be reminded na ang kamay ng Panginoon ay laging nakaalalay sa atin. Na in a season of painful situation, nandoon ang Panginoon. So sabi nga po sa Lamentations 22:25, "The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him." So, Lamentations remind us of the importance of not only mourning. Dahil nagmo-mourn po dito eh. Ang Tagalog po ng Lamentations ay panagpoy. Kung saan you feel sorrow, great sadness. Kasi kung makita mo ang bahay mo, sirang-sira. O yung city natin, Caloocan City, binagyo, na earthquake, tapos sirang-sira. And you have care for this city. So ganun ang naramdaman ni Jeremiah. Nakita niya Israel, wala na as in lugmok na sa kahirapan, as in wala nang nakatayong any building, so wala na yung templo ng Panginoon, wala na yung kabuhayan, as in zero.
So, nag-mourn si Jeremiah and he was honest to God, but he never doubted the character of God. Remind us of the importance not only of mourning over our sin, but of asking the Lord for His forgiveness when we fail Him. Sana po, if we are crying to God, let's cry to God because nagkasala tayo and ask the forgiveness of the Lord. So sana po, sa lahat ng ating natutunan, simula sa Jonah, Micah, Malachi, Zephaniah, Zechariah, Haggai, Nahum, Habakkuk, Jeremiah, and Lamentation, sana po meron po tayong natutunan and na-remind po tayo sa mga bagay na dapat nating gawin para tayo ay patuloy na makasunod sa Panginoon and hindi lamang makasunod, but we have to obey and follow God according to His will, to His way, and His purpose. Now, we have to be very careful sa lahat ng ginagawa natin because our goal is to please God, not only with the things that we are doing for Him, but we should please Him by our faith. So I hope po na in our calling sa buhay natin, God wants us to move forward and not to look backward. Every time na meron tayong bagahe, bitawan po natin. Mas madaling tumakbo para sa Panginoon pag wala po tayong mga bagahe. Mas madali pong umakyat ng bundok kapag wala tayong mga bagahe. Mas magaan ang buhay. Mas magaan na makapaglakad, ma-enjoy yung scenery ng bundok na wala kang bagahe. Mas masarap pong tumakbo kasama ang Panginoon na walang bagahe. Kaya kung ano man po ang bagahe na meron kayo, hingiin po natin sa Panginoon na mabitawan natin. And kapag nabitawan na natin, at chinallenge ulit tayo, nandyan na naman, pumakatok sa pinto ng mga puso natin. Let's continue to surrender sa Panginoon. Let's be consistent. Once we have surrendered, surrender it all the way para sa Panginoon. So in our obedience sa Panginoon, many people will accuse us of doing things and we will experience terrible suffering sa buhay natin, but there is always an absolute victory dahil kasama natin ang Panginoon. And God's message is not always comforting and encouraging because in our painful struggles, that's where our character is being built. Naalala ko lang po last na, meron pong isang quotation po ako na nabasa when I was in third year college, and then hanggang ngayon po pinapamuhay ko siya because it's also according to the Word of God. Sabi doon, the true test of a one man's character is what he does when no one is watching. Ulitin ko po. The true test of a one man's character is what he does when no one is watching. Because I believe even if there is no one watching me or watching us or watching you, there is always a God who keeps on watching us, whatever we do sa buhay natin. Kaya, let's be intentional sa lahat ng ginagawa natin na I am doing this because I love God and God loves me and then I have to live the life that God called me. Para naman, hindi tayo isang Kristiyano na Sunday Christian lamang, but we are Christians who follow God wholeheartedly. So tayo po ba, sinusunod po ba natin ang Panginoon? Let's go back po sa first commandment ng Panginoon. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. So maraming salamat po sa lahat. I praise God dahil natapos ko po ang mensaheng ito. And I praise God din po sa mga katotohanan na ibinigay niya. And thank you po sa lahat na naglaan ng oras. So let's end this in prayer. Hallelujah, Lord God. Lord, tunay nga Panginoon na ikaw
ang aming Ama sa Langit na patuloy kaming iniibig sa kabila ng aming mga pagkakamali, ng aming pagkukulang, O God. Maraming salamat dahil patuloy mong tinutuwid ang kaparaanan namin, O God. Patuloy mong inaalis yung mga mindset namin ng mali, yung mga ways namin ng mali, O God. Lord, may we continue to live a life that is pleasing before you, O God. May we always apply your ways sa buhay namin, O God. Patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming mahalin, O God. Patuloy mo kaming bigyan, O God, ng biyaya at habag nang sa ganon kami ay patuloy na makakalakad sa inyo. Lord, we have nothing if you are not our one thing, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ikaw po ang maghari sa puso't isipan ng bawat isa. At tanggapin mo po ang aming alay na pagsamba. Itinataas namin lahat ng papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kain tayo ng Panginoon in every way sa buhay natin. And next week po, let's continue to study the Word of God. And I believe po Pastor Grace will be in a mission again next week. So it's either I or Pastor Julius will be teaching you. So continue to seek God po and continue to own our Bible study sa sarili natin na sa ganon makikilala natin ang Panginoon dahil hindi sinabi ng ibang tao but we have a personal encounter with the Lord. So thank you po. Mag-ingat po ang pag-uwi ng bawat isa. Enjoy po ang pagkain sa pananghalian. Enjoy the fellowship of each and everyone. And thank you po. See you again on Sunday. Have a blessed day.